Trihim na mayaman. Kabanata 435. Saglit na nag-alinlangan si Brady at sinabing, "Mr. Young, you are really very powerful, pero baka mahirapan kang talunin si Caesar." Nakita na ni Brady ang lakas ni Alexander Young noon. Medyo mahina lang siya kaysa kay Caesar. Isang taon pa lang, at hindi siya naniniwala na ang lakas ni Alexander Young ay bumuti ng husto. Napatingin din ang ibang miyembro ng Hellish Hydra kay Alexander Young. Alam nila na ang pinagmulan ng kaguluhan noong isang taon ay si Alexander Young. Hindi nila akalain na makikita nila ang pangunahing tauhan ng pangyayaring iyon ngayon. "Brady, kailangan mo lang akong dalhin kay Caesar. Ipaubaya muna sa akin ang iba." Tiningnan ni Alexander Young ang mga tao sa tavern at walang pakialam na sinabi. "Sige, ihahatid na kita dyan." Nagsalin si Brady ng isang baso ng alak sa kanyang bibig at sinabi sa mga tao sa tavern na may mapait ng ngiti, "Wala tayong pagpipilian, di ba? Kung hindi ako makakabalik sa loob ng 3 araw, ang Hellish Hydra ay mabubuwag." Sa oras na ito, ang mga tao sa tavern ay tapat lahat sa Hellish Hydra. Hindi sila pumayag na magpasakop kay Odin, Caesar at sa iba pa. Ang iba pang mga miyembro na hindi determinado ay umalis sa mercenaryong grupo kalahating taon na ang nakalipas. "Boss, samahan na kita." Mahinang sabi ni Adolf. "Ako rin." Sunod-sunod na nagsalita ang iba. Umiti si Alexander Young. Hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang reputasyon ni Brady. Sabi niya, "Lahat naman, you may not necessarily lose, right?" Tuldok. Makalipas ang 3 araw, sa punong tanggapan ng banal na liwanag, sa templo. Sa templo ay nakatayo ang malalaking estatwa ng mga Diyos mula sa mga sinaunang alamat. Ang templo ay hindi mukhang punong tanggapan ng banal na liwanag, ngunit mas katulad ng isang atraksyong panturista. Maraming turista ang kumukuha ng litrato dito. Naglakad sina Alexander Young at Lao Qingzi sa kalye sa labas ng templo at dahan-daang naglakad patungo sa templo. Hindi ito mukhang punong tanggapan ng isang super-organisasyon. Makalipas ang ilang hakbang, ito rin ang unang beses niyang pumunta rito. Ito ay isang maliit na nobela. Ang mga tao ng banal na liwanag ay gustong maglaro. Sabi ni Brady sa mahinang boses. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng mga tao ng banal na liwanag para maging ganito ang punong tanggapan. Tanging si Alexander Young lamang ang tumingin sa mga taong sumasamba at sa ilang malalaking estatwa ng bato na may pagtataka sa kanyang mukha, ngunit pagkatapos ay nawala siya. Tuldok. Sa inner hall ng Divine Palace. Ang lugar na ito ay hindi bukas sa publiko. Mula nang matanggap ng mga pangunahing kapangyarihan ng madilim na mundo ang abiso mula sa banal na liwanag at sa madilim na damba na 3 araw na ang nakalipas, lahat sila ay sumugod. Sa oras na ito, ang mga naimbitahan ay pawang mga puwersa sa kanlurang madilim na mundo na may mga ekspertong higit sa heavenly rankang. Ang 6 na eksperto sa itaas ng heavenly rankang ay nakaupo sa inner hall na may nag-aalalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Matagal nang may mga alingaungaw na ang banal na liwanag at ang madilim na dambana ay magsasama-sama. Mukhang totoo ang mga chismis sa pagkakataong ito. Noong una, ang dalawang malalaking organisasyon ay magkalaban. Ang mga puwersang ito ay makakahanap pa rin ng ilang espasyo upang mabuhay sa mga bitek. Gayunpaman, kung ang dalawang malalaking organisasyon ay nagsanib puwersa, hindi sila magiging magkatugma. May iwan silang wala. 200 na lang ang natitira para sa kanila. Maaari nilang sirain o paikop sa 200 puwersa. Si Brady lang ang hindi dumating, diba? Isang veteranong eksperto sa itaas ng heavenly rankang ang bumuga ng usok at nagsabi. "Hey! Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na dalubhasa sa itaas ng heavenly rankang ay tumawa sa pang-aalipusta. Aniya, paano kung nandito si Brian? Magsanib puwersa man tayong lahat, hindi natin sila malalabanan." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang iba ay tumahimik.
Sa pagharap sa dalawang kolosay na ito, hindi man lang sila nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Ang kanilang mga salita at kilos ay kumakatawan hindi lamang sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa mga puwersa sa likod nila. Sa sandaling ito, sabay na pumasok sina Caesar at Zeus sa loob ng bulwagan. Tiningnan ni Caesar ang mga tao sa bulwagan at walang pakialam na sinabi, "I ask you to come here this time to give you a choice. Surrender or mash." Bakas sa mukha ng lahat ang hiya at galit. Lahat sila ay eksperto sa itaas ng heavenly rankang at namuno sa isang rehiyon sa madilim na mundo. Gayunpaman, hindi ito inilagay ni Caesar sa kanyang mga mata. "Sino ka sa tingin mo?" sabi ng lalaking nasa heavenly rankang na may paghamak. Ang Sea God Palace ay nabuo lamang sa dagat at hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa madilim na mundo sa kanluran. Hindi nila inaasahan na tatawagan sila ni Caesar at ng iba pa. "Nirerespeto ka namin." Sa sandaling ito, nakipag-usap na sila ni Caesar. Kalahating hakbang ang layo nito sa madilim na mundo. Natahimik ang lahat. Tanging si Old Marky lang ang tumayo at tumingin kina Zeus at Caesar. Sinabi niya sa mahinang boses, "Caesar, Zeus, kung mapoprotektahan mo ako, ang pamilya Clomir ay handang magpasakop sa iyo." Nagulat ang iba nang makita nila ito. Sino ang maaaring humingi ng proteksyon sa isang eksperto tulad ni Old Marky? "Caesar, bumalik na si Alexander Yang. Siguradong maghihiganti siya sa atin." Tumingin si Old Marky kay Caesar at tuwang-tuwang sinabi. Matapos malaman na si Alexander Yang ay hindi patay, hindi siya makatulog sa gabi, sa takot na si Alexander Yang ay dumating sa kanluran. Siya ay isa lamang Alexander Yang. Hindi siya makakagawa ng anumang gulo. Umiling si Caesar at mahinahong sinabi. "Ano naman sa'yo?" tanong niya. "Naisip mo na ba?" Nagkatinginan ang lahat at tumahimik. Nang may hindi makayanan ang pressure sa puso niya at gustong magsalita. Isang boses ang nagmula sa labas ng pinto. "Caesar, ngayon mo lang ba ako pinag-uusapan?" "Tuldok, WHO. Nagbago ang ekspresyon ni Zeus. Walang ingay na nagmumula sa labas ng inner hall. May walong eksperto sa heavenly rankang na nagbabantay sa landas mula sa panlabas na bulwagan hanggang sa panloob na bulwagan. Kahit na ito ay isang eksperto sa itaas ng heavenly rankang, hindi ito magiging ganoon kadaling makapasok sa loob ng bulwagan. Ngunit ngayon, ang mga taong iyon sa labas ay hindi man lang gumawa ng ingay at pinapasok ang mga tao. Sunod-sunod na tumayo ang lahat at tinitigan ang mga marmol na pinto ng inner hall. Ang katawan ni Zeus ay kumikinang sa banal na liwanag. Maliwanag, handa siyang gumawa ng hakbang. Creak! Ang mabigat na pintong bato ay itinulak mula sa labas. Isang binata ang pumasok mula sa labas. Sa likod niya ay si Brian at isang bata at magandang figure. Pumasok ang binata sa inner hall na may bulsa sa kanyang bulsa, na parabang bumibisita siya sa sarili niyang bahay. Tumingin siya sa paligid at nakita niya si Old Marky. Umiti siya at sinabing, "Oh, andito na silang lahat. It's a good time to settle all the grudges in one go." Ang ilang mga eksperto sa itaas ng Western Heavenly Rankang na hindi nakakilala kay Alexander Yang ay hindi napigil ang humigop ng malamig na hangin nang makita nila ang mapagmataas na hitsura ni Alexander Yang. "Alexander Yang, talagang hinanap mo ako." Sa sandaling makita ni Old Marky si Alexander Yang, ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumiit at siya ay sumigaw sa alarma. "Ikaw si Alexander Yang." Nagulat ang lahat. Narinig na nila noon ang magandang pangalan ni Alexander Yang, ngunit hindi nila inaasahan na makikita siya sa ganoong sitwasyon. Tumingin si Caesar kay Alexander Yang na may seryosong ekspresyon, ngunit pagkatapos ay tila may naisip siya. Ngumisi siya. "Alexander Yang, kung hindi mo tatahakin ang landas patungo sa langit, ikaw mismo ang makakarating sa impyerno. Dahil nandito ka, huwag kang umalis." Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumingon siya kay Zeus at sinabing, "Ito ang iyong teritoryo.
Hindi mo man lang may bagsak si Alexander Yang gamit ang iyong banal na liwanag, lalo na si Alexander Yang. Abangan ang susunod na kabanata.